Ilang buwan ba yon? Siguro wala pang isang buwan eh, nung nagputol tayo dito sa ating Monstera Corner eh. Yan, huwag kayong matakot. Kasi kung isa kayo sa mga tao na sinabi ko, bagay na bagay sa inyo tong video na to. So, nandito tayo ngayon naman sa House of Paul at papakita ko muna sa inyo yung ating mga pinugot at pinutol nung nakaraan. And eto yung pugot niya. Yan, nakita niyo yan. So, ano yung napapansin nyo? Tinubuan na po siya dito ng bagong suloy. Hello everyone! This is Sir Mizunawa, Mini Dino Park and Echo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video mga ka-MDP, yan, malapit nang matapos yung taon. Pero yung ilan sa atin may agam-agam pa, agam-agam na magpugot o magputol. Ano ba'y sinasabi ko at tinutukoy ko dito? Ito ay yung pagpo-propagate na puputulin yung mga halaman. Yan, huwag kayong matakot. Kasi kung isa kayo sa mga tao na sinabi ko, bagay na bagay sa inyo tong video na to. Kaya naman, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. MDP, gaya ng nasabi ko kanina sa ating opening statement talaga. May mga tao sa atin na talagang medyo may takot pa na magpugot o magputol ng mga halaman dahil nga hindi natin malaman, dahil siguro mahal yung bili nila, natatakot silang putulin. And yung iba naman sa atin, pag sinabing puputulin, natatakot baka kasi mabulok or hindi maging successful yung propagations. And ganyan po talaga yung buhay. Dapat palakasan ng loob. Kasi sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magta-try, walang mangyayari at hindi nyo masusubukan. So ngayon, para makatulong sa inyo, ipapakita ko yung ating mga pinugot. Ilang buwan na yung nakakaraan, siguro less than a month, nagkaroon tayo ng pugot o pagpuputol dito sa ating Monstera Corner. Ngayon, para palakasin ang loob nyo, papakita ko sa inyo yung mga pinugot natin at saka yung mga pinropagate natin, kung ano na nangyari. Para na sa gayon, meron kayong idea kung ano mangyayari kapag halimbawang nagputol at nagpugot kayo. Ayan, sa pamamagitan niyan, medyo magkakaroon kayo ng confidence na talagang putulin na yung mga tatputulin, at para makita nyo kung ano yung mangyayari at makapagparami pa kayo ng inyong mga halaman. Yung kumpiyansa nyo, patataasin natin. Kaya, tingnan na natin ang malapitan yung sinasabi ko. Pero bago yan, batiin muna natin ang happy birthday si Nanay Edda Rubin. Happy 62 birthday po. Ayan na. Talagang avid viewer natin yan sa lahat ng video natin. Lagi yung talagang nagko-comment at talagang ginawa niya ng parang diary itong ating vlog. Kasi sa totoo lang, nalalaman mo minsan, halimbawa, kailangan niyang dumiskarte sa Avon o ganyan. Nagbebenta siya tapos para pambili ng halaman o mga ganyang kwento. Tapos kapag nag-aanak siya, minsan talagang na-update pati ako, kaya naman natutuwa ako. Actually, marami yung mga ganyan nating viewers eh. Yung talagang nakatutok sa atin talaga at ginagawang habit yung ating vlogs. And sobrang natutuwa ako kasi nga, yung age nila, yan, kahit na senior citizen na, talaga namang nakatutok pa rin. Kaya pakiusap lang po dun sa mga anak, apo, at syempre yung mga talagang mateki na tao. Ano nyo po, assist nyo yung ating mga senior citizens dyan ha, kasi yan po yung talaga nakakapagpasaya sa kanila, yung iba kanila yung panunood na ating vlog. So ayan, happy birthday Nanay Edda Rubin, happy 62 birthday ng Quezon Province, and many more birthdays to come. At sa iba na hindi ko masyado napapansin yung mga message nyo at saka yung inyong mga comments, pasensya na po, minsan natatambakan talaga at talagang patong-patong, pero
I'll make sure na mabasa po yung inyong mga message. Ayan lang po. So, nandito tayo ngayon naman sa House of Paul. At papakita ko muna sa inyo yung ating mga pinugot at pinutol nung nakaraan para ilagay dito galing sa ating Monstera Corner. So, ayan yung mga halaman natin. And medyo naninibago pa yung mga yan dahil naman sa, syempre wala pa silang mga ugat. And pinapastable pa lang natin. So, unahin natin itong ating, ayan, Tetrasperma Blue. So, ayan na yung pinugot natin nung nakaraan and buhay na siya. Dito naman sa side na to, yung ating ito, variegated na Standeliana. And kita nyo, medyo naninibago pa siya kasi nga, yan. Ngayon pa lang siya nagkakaroon ng roots and medyo mahaba. Once na medyo mahaba yung inyong talagang tinanim, medyo yan yung pahirapan talaga na mag-adjust. Kasi mas mahaba siya, mas talagang kailangan niya ng sustansya para makarating dun sa dulo. So, medyo ganyan pa siya. Pero, hindi ako nag-worries kasi before din naman, ganyan yung kinalabasan ng mga dahon, naglagas, tapos may mga tumubo. And, hindi ako nag-worries dyan. Puntahan naman natin tong isa na to. Ganon din, same lang din sila itong pinati-partita natin na Monstera. Hindi rin ako nag-worry, pero medyo ganyan pa sila hanggat hindi sila nagiging stable yung roots. So ayan, yung ating roots. And tinignan naman natin, okay naman siya at hindi naman siya rotted. Kaya sa tingin ko makakapag-adjust pa ito. Ngayon, medyo talagang nag-worry yung iba kasi ganito yung kadalasan na nakikita nila yung adjustment nung pagpapaugat. Talagang medyo nakaka-shock. Pero sabi ko nga, huwag kayong mag-alala kasi part yan talaga ng pagpapalago at pagpapadami ng halaman. Pero maniniwala ba kayo, puntahan natin yung pinagputulan nito para nang sa gayon mawala yung agam-agam nyo at makita nyo na tama yung magiging desisyon nyo kapag nagputol kayo. So tara, puntahan na natin yung Monstera Corner natin. So eto na nga, nandito tayo sa ating Monstera Corner and papakita ko na yung pinagpugutan para nang sa gayon lumakas-lakas yung loob ng mga ilan na natatakot. Sabi ko nga sa inyo, ilang buwan ba yon? Siguro wala pang isang buwan nung nagputol tayo dito sa ating Monstera Corner . Pero ngayon, papakita ko yung isa-isang halaman na pinutulan natin. O, unahin natin tong ating yan, pinati partita. And eto yung pugot niya. Yan, nakita niyo yan. So, ano yung napapansin nyo? Tinubuan na po siya dito ng bagong suloy. Ayan. At hindi lang isa. Dalawa, tatlo, apat po yung tumubo sa kanya, plus meron pa po doon patubong isa. O, sabi ko naman sa inyo, anong logic, bakit kaya marami yung sumusuloy doon sa kanyang mga nodes? Kasi po, yung pinutol natin, nakita nyo naman kanina, sobrang haba nun yung nando doon sa ating House of Paul. And ngayon, yung mahaba na yon, imbis na dumadaloy doon yung sustansya na galing doon sa lupa, naputol na po. At ngayon, yung sustansya na yon inilalabas niya doon sa kanyang mga nodes. Kaya naman po, dyan na pupunta ngayon at tutubo ng panibagong mga dahon. So, di ba nakakatuwa? Hindi lang dahon pala yan, stem din. At yan, may mga shoots na talagang makikita kayo kapag pinutol. So medyo lumalakas na ba yung loob ng ilan dyan na ayaw magpugot at ayaw magputol? O yun, next natin papakita sa inyo, ano pa ba yung pinutol natin doon? Pinakita ko yung Tetrasperma Blue. Ito yung Tetrasperma Blue natin na dumikit sa pader, diba? Kinat na natin siya and ayan yung pinagkatan natin. Kita nyo, pansinin nyo, mayroon ding sumuloy. Ayan, may tumubo na naman and nakakatuwa lang na may mga tumutubo sa kanya at nakakapag produce siya ng panibagong baby. So ayan,
Nakita nyo naman yung kanina, buhay na buhay yung tetrasperma doon. Tapos, ngayon naman, meron ditong bagong shoots. Iyan ay lalaki na rin dyan at pwede na naman uli nating ikat. So, yan, mas lumago yung kanyang mga dahon dito. Meron nga lang ilan na nasusunog. Yan, dahil siguro sa kulang ng tubig. At minsan kasi nasa tagutong area, kaya hindi masyado na dididigan. Pero sabi ko naman sa inyo, ayan, may bago siyang pag-asa. Ang tawag ko dyan sa mga tumutubo na yan, pag-asa . Yan. Ano pa yung huling-huli natin pinakita sa inyo? Itong ating Standeliana na variegata o variegated Standeliana monstera. Ayan. So, eto naman yung atin isa. Nagtira lang po ako dyan ng isang dahon. Ang haba nun . Napakahaba. Dapat ngayon, ikakat-kat ko. Pero, mas gusto ko kasi na talagang mabilis silang humaba dun sa pole. Kaya tinanim ko na. Pero, kita nyo naman at pansinin nyo. Ilan yung tumubo dyan? Isa, dalawa. May dalawa ring tumubo. At panibago na naman yan. Mag-unfurl na. Itong isa nag-unfurl na. Ito, medyo may black lang siya pero mag-unfurl din yan. Makikita nyo na talagang tutubo siya. Pati dito, ayan . Meron ako napapansin na mga papatubo na rin. So, kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na hindi dapat kayo mag-worries kung halimbawang mag-pupugot kayo o magpuputol. Dahil sabi ko sa inyo, katulad nitong ating napakagandang Monstera Adansonii Eye. Kita nyo na talagang meron na naman tumubong at nag-unfurl dyan. So kapag nagpugot ka talaga, may susuloy talaga dyan kasi hindi na makakapunta yung sustansya dun sa pinugot and dun nalalabas sa mga nodes niya. Kaya naman talagang huwag kayo matakot na magparami ng halaman sa pamagitan ng pagpuputol. Mas lalago po siya at mas dadami ang halaman nyo. So yan lang naman yung ating pinugot and sa susunod abangan nyo sa ating mga susunod na kabanata. Maybe next year na siguro yan yung ating mga propagations ng Monstera kasi napansin ko ang hahaba na and ako ready na ako na magpugot o magputol ng ating mga Monstera na talaga namang ating inaabangan. At syempre, medyo maliit pa. Bala ko kasi palampasin dito pero tingnan natin. Baka malay nyo, isang araw, magputol na tayo niyan. Pero nakakapit pa kasi siya doon sa pole. So, ayan. And ayan lang mga ka-MDP, pinakita ko lang sa inyo na doon sa mga pinagputulan natin, talagang merong mga sumutuloy na pag-asa. At ayan lang. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video. And nakita nyo na rin yung nangyari kapag nagputol tayo ng ating mga halaman. Actually, hindi lang yan sa mga Monstera. Kahit na anong halaman na trailing, crawling, at vining. Yan, mapakadaling tumubo ng mga suloy nila kapag talaga pinuputol. At yan yung nagiging reason kung bakit talaga nagiging lush, malago, at napaparami natin yung ating mga halaman. Kaya thank you so much mga ka-MVP sa panonood nyo ha. Magbabagong taon na. And i-conquer nyo na yung fears nyo. Ngayong patapos na yung taon, labanan na. Huwag matakot, magputol, para nasa gayon masubukan nyo at iba yung feeling kapag nakapagparami kayo at nakapagpatubo ng halaman. Thank you so much mga ka-MDP sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, bago matapos ang taon at hindi pa kayo nag-subscribe ha, baka naman, pakiclick lang po yung ating subscribe button pati yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po yung ating mga iba't ibang social media accounts like Instagram, TikTok, tsaka po yung Facebook page natin. I-follow nyo po ako dyan. Sergio lang po, Hermes Unao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po. Thank you so much mga ka-MVP. Again, this is Hermes Unao. Panuorin pa yung mga susunod na video natin ha. Bago matapos ang taon, mga dalawa na lang siguro yan o isa na lang. Pero Happy New Year everyone! And this is Hermes Unao, nagsasabi ng Happy Planting! Bye-bye!